online kwentuhan session na ma-enjoy nyo kasama ang inyong favorite SBTV content creators and artists. Welcome to another episode of SBTV Live. My name is Katrina Noble at kung mapapansin nyo, ang co-host ko noong nakaraang episode na si Pau ang wala dahil siya naman po ang nagkaroon ng technical difficulties. Kung kaya't ako po ang makakasama ninyo for this fifth episode. First of all, we want to thank you for your continuous support to SBTV Live. Dahil dyan, we are giving you a chance to win amazing prizes from us. All you have to do is to subscribe sa ating ShowBT Entertainment YouTube channel, share this episode on your social media accounts with the hashtag SBTV Contest and SBTV PH, and answer the question, what are your key takeaways from tonight's episode? So huwag kalimutan din na mag-tag ng two friends para maka-join din sila sa ating pa-contest. Ayan, so three winners will be announced on January 22 and have a chance to win prizes from Budget Box PH. So stay tuned for that on all of ShowBT Entertainment social media platforms. Ayan. So, eto na guys! This week's episode, I feel like marami sa atin dito ang curious about the topic that we're gonna discuss today. Because as we know, SB19 sila ang pinakaunang P-pop group na nakapag-train under the Korean Idol system. So, nandito kasama natin ngayon, the one and only heavenly voice, Stelle of SB19, para i-share sa atin yung mga experiences niya as a former trainee under Korean system. So let's all welcome, wala nang hahanapin pa, SB19's Stelle! Woo! Hello po, kamusta po kayo? Okay naman, ito ngayon medyo... Okay naman. Ikaw ba, kamusta? Okay naman. Medyo bagot lang dito sa bahay, di ba? Talagang indoor-indoor lang, ganyan activities. So actually, pansin nyo naman guys, kinakabahan po talaga ako sa dahil nami-meet ko ngayon si SB19 Stelle. At sobrang nakaka-starstruck guys. And imagine witnessing Go Up era up to now na you guys are sweeping the charts. So how do you feel about it na ganun nga ang narating ng SB19? Wow. Una-una sa lahat, pagkakabahan kasi ako lang Ano lang, yung usap natin ngayon as ano, friends, gano'n. Tropa, huwag kakabahan. Okay. To answer your question. Pero ayun, sa mga nararating or na-achieve kayo ng SB19, actually, ang nafe-feel pa rin namin is parang same pa din naman na para kung paano kami nagsimula. Ito walang halo talagang biro or walang halo kung ano-ano. Kasi yung magkasama naman kami, hindi namin na-feel na parang nandun na kami. Parang hindi pa namin na-feel na parang nandun na kami sa kung ano yung tingin ng ibang tao sa amin. Kasi para sa amin, kung paano kami nagsimula, gusto namin ganun kami hanggang sa dulo. Like parang walang magbabago talaga. Kasi feeling ko, yun yung dahilan kung bakit sobrang eager kaming maabot pa yung ibang dream namin. Kasi iniisip namin na parang pag may na-achieve kami, like ano pa yung next, dapat mas higitan namin yun. Parang ganun. Kaya hindi namin iniisip na parang nandun na kami. Kasi sa totoo lang, we're aiming for more. Para, hindi lang para sa amin, para rin syempre sa country and sa Philippines syempre, and para sa ibang artist pa dito sa atin. Yes. Parang ganun. Grabe. So ayan. So itong balitang to, hindi naman po talaga bago. Pero let's talk about your journey and experiences of how you guys started under the Korean style training. So matanong ko lang din, sa nagdaan na mga taon, ramdam pa rin namin yung passion nyo for creating music, di ba? So, how do you guys maintain your talent and skills toward becoming who SB19 is right now? Okay. Good question. Wow. So, medyo kwento lang din kung ano ang experiences nyo sa Korea. Ayan. Korean training. Medyo babalik ako sa kung saan talaga ako nagsimula and kung ano yung pinagmulan, kung bakit, ba't ako napunta dito, parang ganun. Well, a lot of people know naman na parang galing ako sa cover group. I mean,
baka ikaw rin, alam mo, nagaling ako sa cover group din before. And parang from there pa lang, nagkaroon na ako ng, kumbaga, doon nagsimula talaga na build yung confidence ko and yung doon din nawala yung takot ko na tumuntong sa stage. Kasi parang, dati kasi, more on school-school lang talaga, tas sa mga classmate ko lang. Tas from there, paunti-unti na nabibuild yung confidence ko. Tapos, ayun, nung medyo matagal na rin ako sa cover group, medyo naisip ko na parang gusto ko mag-step up. I want to step up my game. And nung nalaman ko nga na parang merong company na naghahanap ng mga talented Filipinos. Actually, hindi ko pa alam yung idea noon about idol group na they were looking for Filipino, na ganun pala yung plano nila na idol group pala. So, nag-join lang ako to experience kasi yun nga, as a cover group, syempre, alam ko rin yung pinagdadaanan ng idol sa Korea. So, parang may idea ako kung paano sila tinitrain. Pero, hindi ako sure kasi hindi ko pa naman na-try mag-train sa kahit ano company, kahit anong company dito sa Pilipinas, kahit Filipino company na entertainment company, hindi ko pa talaga na-try. Kaya wala akong ka-idea kung paano nag-work yung ganun. Kaya, yun, na-curious ako and nag-audition ako sa ShowBT Philippines. Tapos, yun, nagulat ako kasi akala ko... Kala ko talaga ano, like normal audition lang siya. Tapos nagulat ako kasi sobrang dami talaga ng audition. Doon ko lang nalaman na ganun pala talaga yung training, yung way sa Korean system. Though hindi ko alam kung ganun talaga sa Korea, pero yung ginagawa nila sa amin, feeling ko naman ganun. Yun. So, ayan. So, may mga na-discover din po ba kayo? Or like new experiences na talagang siguro medyo na-shock ka or ganun as a trainee na parang, syempre, I remember na kailangan yung 1,000 times nyo sinayaw yung go up. So, ayun. Like, ano pa yung ibang mga kwento nyo habang nag-train din kayo? Yung training namin, actually, ang kwento ko dito, actually, hindi na ako nagulat sa training kasi before pa nga ako mapunta sa cover group, meron akong dance group din sa school namin. Mm-hmm. Nasanay naman ako mag-training everyday, kaya wala na sa akin yung nag-train talaga everyday. Like, sanay na ako mapagod, sayaw, ay, grabe. Training, ganun. So, stretching, sanay ako. Pero siguro ang kinagulat ko lang talaga nung nag-start na kami ng training sa ShowBT is ano, parang sobrang strict talaga ng company, sobrang strict ng teacher. Siyempre, Korean sila, sobrang ano nila sa time. Sobrang strict nila sa time, like kahit 1 minute, bawal ka talagang malate. Kailangan mo talagang ano, on time ka darating, kasi pag hindi ka on time dumating, marami kang masiskip na training. Marami kang masiskip kasi from body conditioning, stretching, basic ballet, ayun, basic ballet, first time kong ma-experience yun. Oh my God, so, may ganun pa pala. Talagang naano din yung flexibility nyo, ganun sa body. Talaga. Tapos ano, meron din kaming ano, parang tinuturuan din kami. Tamang ugali as an artist, parang ganun. Okay. Tinuturuan din values, ganyan, ethics. Wow. Yung lakad, paano humawak ng mic, ganun, paano makipag-usap, ganun. May ganun kami before. Grabe. So talagang sobrang mabusisi at in detail yung pagka under the Korean system yung training. So ayun din. Meron pa pala isa. Sobrang ano sila, like pag i-check nila yung parang may monthly ano kasi kami, may monthly evaluation. Pag i-check ka nila, parang ano, sasabihin talaga nila sa'yo yung mali mo, sasabihin talaga nila lahat, like ano, transparent, like walang sugar coating na magaganap, sasabihin talaga nila sa'yo. So parang doon pa lang mapapaisip ka na kung ano pa bang kulang sa akin, ano pa bang kailangan kong i-improve. Kaya mapupush ka pa na ano yung sarili mo, i-improve. Kaya ganun, yun yung nakakagulat. Pero nakakatuwa. Kasi nakikita mo yung mga kasama mo, nag-i-improve at nag-grow them together with you. Parang ganun. So parang, syempre, nang-encourage ka to challenge yourself din. Habang nakikita mo yung iba, di ba? Na ginagawa din yung best nila. So ganda, ang inspiring ng ganun setup, di ba? Na nakikita mo sila. Ayun, yun yung nakakatuwa. Parang yung mga kasama mo, parang... Wala lang, kasi sabay-sabay kayo nag-i-improve. Parang yes, yun. Sabay-sabay kayo mag-go up, gano'n. So, ayan guys. So, ayun nga din, like mentioned before, na sa
siguro ang takeaway point lang din dito ay sa mga nagbabalak din mag-debut as an idol or aspiring artist, I think joining cover groups or kahit sa school nyo lang, like yung mga dance group ganyan, are encouraged, lalo sa mga 18s natin na gusto maging idol or aspiring artist nga. And I wish din talaga like more people could appreciate Filipino cover groups, di ba? Like, ang dami talaga niyan, guys. Like, keep on discovering, guys. Pero, Stel, if di ka nag-audition pala for Show BT, sino sa tingin mo si Stelvester Ahero? Siguro, kung hindi ako nag-audition sa Show BT, si Stelvester ay isang mabuting anak. Hindi, hindi bukod doon, syempre, siguro, nagtuloy ako sa dream ko talaga na maging chef. Kasi, nag-take ako ng HRM, Hotel and Restaurant Management, and actually, and kasabay nun pala, nagtuturo rin ako sa mga bata ng choreography before. Mahilig kasi akong magturo rin ng sayaw sa kahit na sino, pero before kasi nagkaroon ako ng project, special project siya, tapos parang nagtuturo ako sa mga bata sa school nila. Tapos yung school na yun ang nakakatuwa kasi para siyang ano, school for special child, para sa mga ped, mga ganun. So nakakatuwa kasi parang ako as a ano, as hindi naman ako professional choreographer, pero yung magkaroon ka ng chance na magturo sa mga special na bata na ano, gusto nilang matuto kasi nung nakita ko sila talaga, parang excited silang matuto, excited silang makita ako araw-araw. Pagka nakikita nila ako, tinatawag nila ako, Sir Lester, ganun. Ay, tapos, tapos iba-iba kasi sila ng ano, iba-iba sila ng, ng, parang, age ba yun? Ng condition. Condition. So parang yung iba, parang ano talaga, like hirap makarinig, yung iba, parang hindi ganun masyado makagalaw, yung iba ano talaga, like, special talaga. Pero super na-appreciate yung effort ng mga bata matuto. Kasi kahit basic na sa'yo lang yung tinuturo ko, alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam na makita mo yung mga bata na ginagawa mo yung best nila tapos super masaya sila. Ayun, yun yung sigurong ano, yun siguro akong, kung hindi ako nag-showbiz, kung hindi ako nag-SB19, siguro chef or choreographer talaga, yun talaga yung Pasko, feeling ko. Tinuloy yung ganun na parang, ang saya din kasi talagang makita ng mga bata, yung parang nakangiti yung mukha nila. Tapos parang, nag-gleam kasi, parang nag-glitter yung mga mata nila. Siguro youth kasi, ganun talaga yung parang pagbata ka, parang ang hopeful pa nitong batang to, parang, sige, I will share my talent to you. Parang ganun. So, tapos ano, sobrang ano sila, sobrang parang, kahit tapos na yung class ko, sa kanila, ano, kinakausap talaga nila ako, like, inihila nila ako sa likod ng school, para Sir Lester, ano, turuan mo pa po kami kahit 5 minutes lang, gano'n. Nakakatuwa. Grabe. So, may ganun palang istorya, si Stel, guys. So, ayan. Pero dahil may Show BT, ano sa tingin mo yung nag-udyok sa'yo na mag-audition? Nag-udyok sa akin mag-audition. Ayun nga, kasi bata pa lang ako, lumaki talaga ako sa environment na sanay mag-perform yung mga tao, sanay marunong kumanta, marunong sumayaw, parang ganun. Yung parents ko, lahat sila kumakanta, mapalolo, lola, tito, tita, ganun, mama ko, papa ko, sobrang lahat sila kumakanta, tapos marun sila mag-play ng instruments, ganun. Mga tita ko, sumasayaw talaga nung kabataan nila. Kaya feeling ko naman ako talaga sa kanila. Tapos ang nag-udyok talaga sa akin mag-audition sa Show BT. Kasi syempre galing ako sa cover group. Syempre more on sayaw-sayaw 'yon, 'di ba? Tapos pagka merong kaming get together ng mga friends ganun, syempre hindi mo mawala yung karaoke, 'di ba? Tapos lagi na akong pinapakanta. Kasi alam nila na mahilig rin ako kumanta, pero hindi ko siya showcase before. Pag kumakanta ako, inaasar nila ako na parang, oh, pwede na ito mag-audition sa Korea. Ginagaligan na nila ako. Tapos parang doon ko naiisip na parang, oo nga, no, ba't hindi ko kaya itry mag-audition sa mga simpleng singing contest sa barangay namin. Ganon, kasi hindi pa talaga natitry. Tapos sila, pinupush na nila ako mag-audition sa mga The Voice, mga ganon, mga talent search dito sa Pilipinas. Pero ayun, syempre, mahina yung loob ko. Tapos minsan naman, pag nilalaksan ko yung loob ko mag-audition sa mga ganon, hindi naman ako sinswerte.
Kasi wala pa naman akong proper training that time, kaya siguro hindi rin ganun kaano. Hindi ako nakukuha ganun. Pero at least parang you keep on trying din, yung parang talagang pinush mo, ay hindi ako, parang di ka rin tumigil na hanggang sa nangyari na nga yun sa show BT, di ba? Ang galing, parang nakaka-inspire ulit na ganun yung story. Nag-audition talaga ako. Nag-audition na talaga ako sa show BT. And ayun, sinwerte naman. Kasabay mo nun si Josh na nung nag-audition kayo or parang magkasama na kayo? Actually, yung nag-audition ako, ako lang mag-isa. Hiwalay kasi kami ni Josh. Parang siya yung day 2. Day 2 ata siya. Ako, naka-attend ako nung day 1. Ang nakasabay ko sa audition nun, si Sejun. Si Sejun yung nakasabay ko. Same day kami ng audition, si Sejun. Grabe. So, ayan. Napupunta na tayo sa reminis, di ba? So, mag-reminis pa tayo ng onte. Kasi I think a lot of 18s are really curious. So, gaya ng nabanggit mo nga kanina. So, naalala niyo pa ba as a team or as individual yung feeling at reaction when you found out that you were selected to become a member of SB19 and the main vocalist and leader at that? So, kailan mo ba nalaman na yun pala yung position mo sa SB19? Ayun. Ang ganda ng question, ha? Nakakatuwa. Kasi, ang totoong story kasi na ito, nung nag-audition kami sa Show BT, ang alam lang namin is parang performer lang talaga. Like, naghahanap yung performer wala for everything. Wala pang idea talaga. Like, pero may idea na kayo gagawa ng group or wala pa rin? Wala din. Ang alam lang namin, performer like musical and mga ganun lang, mga kailangan lang talaga nila ng dancer. Yun lang yung alam namin. Tapos nagulat kami na may plano na pala sila to create a group, idol group. Tapos ang balak nila is first mag-launch ng boy group. So nung nalaman namin yun, parang, ala, ano nang mangyayari? So parang ano na to, magiging parang friendly competition na. Ganun na yung iniisip namin. Siyempre, tapos nalaman pa namin na parang yung una, parang 7 yung pipiliin. 7. At parang 5 na lang. Biglang naging 5. Tapos, ayun, nang naalala ko nung time na yun, siyempre marami pa kaming trainee nun. Boy, merong girl na mga trainee. Tapos tinatawag kami parang hindi isa-isa eh, parang group by group, parang 3x3. Doon sa loob ng room sasabihin kung pasok ka or hindi. Parang ganon. Yung iba naman, tinatawag din, isa-isa talaga, yung iba isa-isa pala, tama na alala ko. Ako ang kasabay ko noon sa room, si Sejun, tas may isa pa kaming kasabay. Tapos, parang kaming tatlo, pasok kami. Ang naalala ko lang noon, medyo sad yung part na yun. Kasi syempre, yung time na yon doon mo malalaman talaga. Siyempre, doon mo malalaman kung pasok ka or hindi. Mm-mm. Tapos, paswertihan na lang kung pagpasok mo sa room, sasabihin sa'yo, congratulations or bye-bye, parang ganun. Ang sad lang kasi, bawa, ikaw pasok ka. Parang paglabas mo ng door, siyempre, curious yung mga kasama mo kung pasok ka. Alam mo yung gusto mong sabihin na oo, pasok ka, pero pag nakita mo siyempre yung ibang mga friends mo na parang hindi nakapasok, parang ang hirap sabihin sa kanila, ang hirap mag-celebrate, parang ganon. Pero ayun, ano rin naman namin, napag-usapan din namin na ganon talaga, yes, ganon talaga yes. Yung buhay, and siyempre, trainee kami lahat, kailangan namin i-accept. Pero at the end of the day, di ba, parang siguro each one of us has their own time. Siguro, hindi lang na yung dun sa mga trainees na yun. Sana hindi sila din nag-give up. And of course, kayo guys na napili, talagang feel ko may something, may fate na naganap, may destiny yung nangyari. Kasi parang, di ba, from different paths, naging SB19, ganun. So parang, ang ganda ng chemistry. Ay, ayun pa pala, parang chinacheck din ba yung sa chemistry ninyo sa nung trainee life kayo? Like, pinag-combine ba kayo sa ibang group, like you mentioned, or talagang nag-select sila ng ganitong members and then tinry kung okay ba sila as a group, ganun? Sa pagkakaalala ko, parang wala naman kaming naging ganun na parang group to try the chemistry. Kasi parang nung nagtitraining kami, like, sama-sama lang kami lahat. And doon na talaga, yun na talaga yung chemistry nun, yung lahat kami. Talaga, parang a group na rin kayo tinitignan, ine-evaluate. Lahat ng training. Siguro ang pinaka naging, parang yung level na chemistry na tinatanong mo, yung nabuo na kaming limang SB19. Doon na tinignan din.
doon talaga namin na-test yung chemistry namin. Kasi di ba parang si Ken yung pinaka-last na naging member ng SB19. So parang hindi na namin siya nakasama nung trainee pa kami, parang ganun. So ayun, doon namin na-test yung chemistry. Kasi yun nga, parang kaming tatlo ni Sejun and ni Josh yung parang matagal ng trainee. Mm-hmm. Tapos biglang dumating si Ja, and then last si Ken, tapos doon nabuo kaming lima, SB19. Ay, ba't anim to? Diba? So, 18s na yun. 18s na. Di ba? So, ayun, nabuo kaming lima. Tapos doon namin inano yung chemistry na kaming lima lang. So, and ayun na din. Oh, yes! Break. Get in the zone. Break. So, ayun. Since na-mention na rin, di ba? So, nandito na tayo. Nabuo na yung SB19. Parang feel ko, curious din yung mga fans na kung ano yung, what were your impressions sa ibang member? Since you mentioned na, di ba, kayong dalawa ni Josh, magkasama na kayo in Seon, ganun. Tapos si Sejun, nakakasabay mo lagi pagka mga evaluation, ganyan. So, ano yung parang impression mo sa each member? Kina Josh, Ken, Sejun, ay, si Josh, baka hindi na, wala na masyado impression kasi magkakilala na kayo. So, si Ken, Sejun, Justin. At syempre, yung expectations mo upon entering the group. Like, ano yung mga tumatakbo sa isip mo, ganun. Okay. So, ayun, yung ano yung parang ano ko sa kanila nung pagpasok ko sa group. Siguro, ano, sabihin ko na rin yung kay Josh. Kahit okay, na matagal na kami magkakilala. Siyempre, matagal na kami magkakilala ni Josh nung magkagrupo pa kami. So, ayun, siyempre, alam ko na kagad na siya yung makakasama ko and magiging body-body ko talaga during trainee days. Which is nangyari naman kasi parang, ayun nga, siyempre, kami yung magkakilala. Pero lagi kaming magkasama, parang ganun. Pero nung nag-start na yung training talaga, siyempre marami kami. Wala naman nagbago sa paningin mo kay Josh. Pa din kung paano ko siya nakilala. And next, si Sejun. Alam na rin to ng 18 siguro and lahat ng... Pero kasi, ayun nga, unang pagkakita ko kay Sejun, na-weirduhan talaga ako sa kanya. Like, hindi ko alam kung nung unang kita ko sa kanya, parang ano naman, siyempre lahat ng trainee, gusto mong kaibiganin, gusto mong maging friend. Pero, ayun, nung nakita ko ganyan. Si Sejun, gusto mong nakita ko si Sejun, na-weirduhan talaga ako sa kanya. hindi ko alam paano siya i-approach, hindi ko alam paano siya kakausapin. Nakausap ko lang siya pag kami kasama siyang ibang group of friends niya. Kasi parang makikisingit ako bigla. Kailangan may bridge, kailangan may mediator, ganun. Tatanungin ko isa-isa, tapos pag natanong ko isa, syempre siya nag makakausap ko na siya. Siya yung next, ganun. Pass the message. Ganun. Pero pag siya mag-isa, bihira ko siyang i-approach kasi nga, hindi ko talaga alam paano siya i-approach. Parang sobrang sanay lang siyang mag-isa, parang gano'n, may sarili siyang mundo, kaya mahirap siyang i-approach. Pero nung naging tumagal-tagal na, ayun, naging close kami ni Sejun kasi ano, mabait naman talaga pala si Sejun. Nahihiya siyang makipag-usap sa tao, pero pag kinausap mo siya, tsaka kanya lang kakausapin. Ganun. Pero mabait talaga si Sejun. Yes. So next naman si Justin. Oh. Si Justin next na pumasok. Nung unang kita ko kay Justin, sabi ko kagad, ay, pogi, wala nang. Nawala na kagad ako ng lakas ng loob. Kasi parang, ay, wala na. Sure na to. Makakapasok na. Ganun. Sabi ko, ay, wala na. Pogi. Kasi, siyempre, pag unang kita mo naman kay Justin, di ba? Pogi na. Talaga agad. Naman, oo. Parang, pogi. Talaga. Ang bait pa, di ba? Ganun. So, parang nung bunso, nakita ko si Justin, sabi ko, ay wala na, parang ano, parang sure ball na meron kung ano, may plates na to, ganun na kagad yung iniisip ko. Pero, ang ano ko nun kay Ja, nung una, alam ko namang mabait siya, ganun. Halata naman sa itsura ni Justin na mabait siya. Nung unang tingin pa lang kasi kay Justin, parang, uy, rich kid, parang ang hirap na i-approach, parang ganun. Friendly ako, pero mahihain kasi talaga ako sa mga tao. Pero nung nakilala ko naman si Justin, nung naging close na kami, kasi may time nga na dalawa na lang kami nagtitraining. Yun, dalawa kami nagtitraining. So, lagi kami magkasama. So, yun, doon kami naging close and super naging friends kami ni Ja. Parang lagi kami magkausap, same kami ng trip sa buhay, mga ganon, kalokohan, same nag-click din. Nag-click na, ganon. Nag-click talaga, sobra. And then, lastly, kay Ken. Kay Ken, medyo nung dumating siya, same lang din kay Sejun na
ano, na-weirdohan din ako. Pero hindi same ng level ng pagka-weird kay Sejun. Pero mas ano ako kay Ken, mas gusto kong kilalanin si Ken nung mga time na yun. Kasi si Ken nakikita ko na siya dati sa mga cover group din. Pero sa yung itsura niya kasi, yung aura niya kasi sa ibang cover group, parang mayabang na ganun. Kaya nung nag-audition siya, parang gusto ko talaga siyang kilalanin kung mayabang ba talaga siya or ano. Pero nung kinatagalan naman, nung nakilala ko na siya, hindi naman pala. Mabait naman si Ken, ayun yun. Tapos ayun, naging click din kami sobra. Tapos ayun, nakakatuwa rin si Ken kasama talaga. Yun na ang mga impressions. So ayan, so dun tayo. Babalik tayo dun sa basic question na what are your plans for 2021? Mm. Like, di ba, bagong taon. Siguro, may mga plano tayo na iisip or baka yung in line with this with ShowBT Entertainment. Ayan. So, plans for 2021. Actually, wala naman akong masyadong iniisip na plano or wala naman akong masyadong super engranding plano pa for 2021. Mas focus ako ngayon sa mga plans ng FB19. Mm. Yun lang yung priority ko. Yun lang talaga yung priority ko is SB19. Pero, ayun, kung magkakaroon talaga ng parang time na may pahinga, syempre, meron din naman akong plan B. Meron akong mga plan. Siguro, pagkasinwerte, syempre, gusto ko bigyan ng business yung parents ko. Wow! Syempre, gusto ko bigyan ng yung parents ko ng business para naman may ginagawa rin sila para, di ba? Kasi, di ba ngayong pandemic, syempre, wow, hindi pa rin makakapag-work masyado. Kaya, ayun, mas okay na parang mag-isip muna ng parang ibang bagay. Pwede ko silang bigyan ng business, ganun. Tapos, ako naman, personal plan, ayun, kung may pahinga talaga kami or kung meron man kami maraming oras, gusto kong mag-try ng mag-musical artist, maging ganun. Musical artist or mag-audition sa mga musical play, mga theater, ganun. Wow. Anything about musical, anything musical related talaga, sobrang gusto ko talagang i-try ngayong taon. Kasi, ayun, kahit acting eh, gusto ko talagang i-try. Kaya nung meron kaming ECMAS na short film. Yung short film. Gusto kong i-try. Ayun, pero ayun, may nagtatanong din about vlogging. Siguro in time magkakaroon, pero ngayon kasi mas bigyan muna natin, mas hinayaan ko muna si Justin kasi ano, parang para ano, isa-isa muna, parang ganun. Saka na. Ayun, yun naman yung plano ko. So ayan, lastly, syempre, di natin papalampasin to 18s. Stel, please give a message to your fans and supporters. Woo! Siyempre, sa aming pinakamamahal na 18, siyempre, alam nyo naman na to. Gusto namin magpasalamat sa inyong lahat. Siyempre, sa walang sawang pagmamahal, pagsuporta, and pagtangkilik sa grupo namin SB19. Kahit nasa gitna tayo ng pandemya, talagang walang makakapigil sa inyo. Maraming salamat talaga sa effort nyo, sa lahat-lahat ng mabubuting bagay na ginagawa nyo. Hindi lang para sa amin, kundi para din sa kapwa natin and kapwa nyong ibang 18. Kaya maraming salamat. And kung meron kayong inaantay na sign para may gawin or meron man kayong goal sa buhay na gustong abutin at naghihintay kayo ng sign, actually, huwag na kayo maghintay ng sign kasi yung sign is kayo na mismo. Kung gusto nyo talagang maabot yung dream nyo, yung goal nyo, sa inyo magsisimula yan, gawin nyo na ngayon kasi kung hindi kayo kikilos, sino ang kikilos? Parang ganun. Kaya simulan nyo na ngayon, abutin nyo ang mga pangarap. Siguro, kung nakasupport kayo sa amin, bigyan nyo rin ng time ang sarili nyo dahil importante kayo para sa amin. Huwag nyo papabayaan yung mga goals nyo, yung family nyo, yung sarili nyo. Abutin nyo lahat. Sorry, ang dami kong sinasabi, pero gusto lang talaga namin yung best para sa inyo. Maraming salamat. Kung nasusuportahan nyo kami, susuportahan din namin kayo sa gusto nyo. Kaya yun. See you! Grabe. Oh my God. Maraming salamat. Sabay-sabay tayong go up hanggang sa huli tayo'y mag-aalab. Yes! Woo! So, coming right up is our next mini segment called Perfect Pitch. Ayan! So, sobrang dali lang ng objective ng game na to. So, you must be able to say a certain word repeatedly by emphasizing the syllables of the word in every turn. Ayan. At syempre, dahil bongga ang SBTV tonight,
na magkakalaban mo dito ang susunod nating guest. The score will be based on how many words ang kaya mong i-perfect pitch. And for sure, alam na ni Stel ang mechanics, kaya hindi ko na mag-e-example. Hindi na ako mag-e-example. Oh, nalaro ko na to before. Nalaro ko na to sa Aja-Aja. Ayan, ayan pala. So, are you ready to do the perfect pitch game, Stel? Pinanganak ako maging ready. Okay. So, in 3, 2, 1, first word. Pinapangarap. Oh my God, ang haba. Try ko ha. 1, 2, 3, go. Pinapangarap. Next word, namumulaklak. Namumulaklak. Wow! Next word, kakabakabakaba. Hala! Kakab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 
Hala! Parang ako nabulol din. Tanso sa tasa ng tanso. Ganun ba? Tanso sa tasa. Tasa sa tanso. Tasa sa tanso. Tasa sa tanso. Naiba na yung word. Order. Ang hirap! Okay, next. Palakang kabkab. Ayan, medyo maikli. Palakang kabkab, palakang kabkab, palakang kabkab, palakang kabkab, palakang kabkab. Okay, ayun. So ilan ang score? Tama ba? It's ano? Tama ba? 3-4/5. Ayun. So aabangan natin ang next guess kung ilan ang score niya. Ayun. Okay. And thank you so much, Stel, for being with us tonight dito sa SBTV Live. I-take note nyo na yung mga na-share ni Stel sa mga nangangarap na maging idol or artist dyan. If it's your passion, go for it, sabi nga ni Stel. And please do share where we can see more of you on social media. Ayan. Ah, okay. You can search for our official page. You can search SB19 Official or Official SB19 on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, and on TikTok. Pero for my personal account, ipa-flash na lang po namin sa screen. Well, inutusan yung editor. Ayun po, I have Facebook, I have Twitter, I have Instagram, I have TikTok. Ano pa bang meron ako? I have 18. Wow! Wow! So, ayun, search nyo na lang sa mga social media accounts yung name ko. Wow, kala mo naman, sobrang kilala. Pero ayun, ipa-flash na lang po namin sa screen. Lalabas po din po sa baba ang aking mga personal accounts. Kaya ayun, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Thank you po sa time nyo. Kahit ang dal-dal-dal-dal ko po. Maraming salamat. And thank you din, Kat. Thank you so much. Ah, yes. Thank you so much din. So yun, thank you once again, SB19 Stel! Woo! Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Ngayon naman, our next guest is very special and interesting because he is going to share to us the plans of ShowBT Entertainment before SB19 happened and the plans of ShowBT Entertainment going forward this 2021. So for everyone watching, please stay tuned. He will choose 3 audience members who will receive a Korean food package from Budget Box PH. To qualify, just place a comment down below and wait for him to select you in the comment section. Okay! Now, everyone, let us all welcome the CEO of ShowBT Entertainment, Mr. Charles Kim! Woo! Hello! Hi, everyone. Hello, Sir Charles. How are you? I am good. How are you, sir? Yeah, I'm good too. But very bored. Very bored. Because no event, no outgoing outdoor activity, right? Yes, we have been indoors all this time. Yes. And how about you, sir? What are the activities you do indoors right now? Like your pastime, just to share a bit? I breathe. I breathe.
Yes. Okay, likewise, sir. Likewise. So, I snow. Yes. But we have no snow here. No, I mean, village. I snore. Ah, I snore. Yeah. I thought it was snow because in Korea, it's snowing right now, sir, right? Yes. It's very cold. Yes. So, without further ado, sir, let's get into the discussion. So, what are your personal plans for 2021 in ShowBT Entertainment? Yes, first of all, thank you for the teams that invite me to give a chance to produce this video with me. And on top of the SB19, which everybody, all the viewers wants to hear from me today, that ShowBT Philippines now focusing on to the MCN, which the multi-channel network. So Katrina also, you're our one of creators, YouTube creator. Now we have around the 19 creators on our channel. We are growing. Katrina and you and Mona Gonzalez, Christy Pata. Christy Pata. Pata and Sarang Culture and Benjo Pop. Benjo Pop, so many and Moops. Yes. So we want to have more creators in the future so that we want to lead the content production in the digital era, so that we want to provide and produce a lot of interesting, exciting content that everybody likes in the future. Yes. That's my goal to do. So binding Korea and Philippines as well together, yes. Right? Yes, that's the culture. Also the part of it, but not really focusing on to the two countries, because we want to grow more globally. Yes. So not only covering two countries, Korea and Philippines, we want to make a more... We are going globally. Yes. Yeah. So yan po, narinig nyo, we are going globally and worldwide, guys. So for our second question, what is the focus of... Oh, like you mentioned, the focus of ShowBT Entertainment this 2021 is the MCN or Multi-Channel Network. I'm just curious if you have plans for content creators like me, like because it's hard right now to get together, right? Like, how do you envision this? Like, what are your plans for us, like for content creators? Are you still looking for content creators out there who would hopefully join our family, our company? Mm-hmm. Yes, we keep looking onto it, and then among the viewers who wants to join as a content creator in our ShowBT Philippines multi-channel network, we will welcome anyone. Wow. And for the enhancement of existing content creators, sorry to say that, but we have to wait until the vaccine comes out. please. Yes. But, even during this online, the workload and setup, we'll try to develop many different business models, saying that collaborations or like shooting the dramas or web drama or like a music show. Oh, I like that. Really? Music show, wow. Yeah. Actually, we finished our planning session of 2021 of ShowBT Philippines last week. And we gathered a lot of good ideas from the very good people in the company. So I think we will provide and produce and provide a lot of interesting programs through our, not only through our creators, but also of course the SB19s. That so that we can give you the more happiness and more satisfaction. Yeah, so I think a lot of people right now watching this is already excited for it, are looking forward to those mentioned topics, especially the music show, as I've read numerous times that some people, some commenters really want to make it happen, not like really showcase not just SB19 but other P-pop groups, and hopefully more and more
groups, girl groups and boy groups could debut here in the Philippines. And likewise, like Sir Charles said, since we're going worldwide, hopefully we can also have like content creators from different parts of the world. So like Sir Charles said, we will accept anyone. So we will wait for further announcement regarding that since they have already discussed it. So after that, here's my next question, sir. Like you mentioned a while ago when we were chatting, talking before this Zoom, what made you involved in the showbiz industry of the Philippines? What made you involved? Yes. I think most of the viewers today is kind of young guys, like the age, like teenagers up to the like mid-20s. But I have lived in this country already 22 years. Wow. I started living here in 1998. And I think around the 2003, I worked in the telecom business, worked with the Globe and Smart. And then they launched the service by then called the Ringback Tone. Ringback Tone. Yes. So alam nyo ba yun, guys, yung Ringback Tone? I call you that in a music. Yes, yung mga makikinig, maririnig natin kapag bago natin makausap yung tao. So yun yung ringtone, Ringback Tone, guys. Kung naalala nyo pa, grabe. So, yes, sir. So, when people need to choose their song to be heard from their friends and family, I brought the couples of Korean songs by then. That was 보고 싶다, song by Kim Bong-soo. 보고 싶다, is that it? That's also Tagalog version, right? Mahal kita, right? Ah, so that's it, sir. Yes. Yung pala yun. Yes. Mahal kita. At I think it also goes the same tone din. Yes. So what else, sir? Ano pa pong ano, kanta pa po? Then Winter Sonata, the Korean telenovela. Korean drama. Yeonjun. Yes. And that's the theme song of Winter Sonata. And then I don't think the young guys knows it, but there's a Korean, very popular Korean song by then that Donaba, the Answer the Call, Answer the Phone, Mina. The singer. I think most of Filipinos thought about it as a Spanish song because of the sound, but yes. It went viral like recently and we all thought it's a Spanish song, but it's a Korean song. Yes. So those three or four songs I brought it from Korea to provide to the Ringback Tone users by then. Yeah. And I found out that many Filipinos loves the Korean songs. At that time, Korean telenovela was not that popular. Then K-pop is like a moan to the K-pop fans only. And K-pop fans is not that many by then. So, and then I found out since that they enjoy the songs, I think that those contents will make something people happy. So I decided to work in a bit of the showbiz, and then, you know, that's how I become here now. Yun pala ang kwento ni Sir Charles kung paano siya na-involve sa showbiz industry. So guys, sobrang nostalgic isipin na dati may mga ringback tones pa tayo. Ngayon, sobrang dalang na natin tumawag by phone. Like, most of us call through Messenger only or even other messaging app. So, talagang hindi na siguro masyado maalala yung ringback tones, especially to the younger ones, na hindi na nila naabutan itong ringback tones. But that's how, that's the story of how Sir Charles became involved in the showbiz industry. So I'm sure etong next set of questions, maraming interested. Like for me, sobrang interesado dito kasi and I'm sure sa mga 18s na nanonood na ngayon, and ayun nga guys, sabi ko, for me I can't wait to ask these questions to Sir Charles as low-key 18 fan, 18
part of 18 as well, a fan of SB19. So I think most fans are interested with this question. Like, okay, paano ba nabuo ang SB19? Like, how, tell us about the history of SB19 and how were they formed? I can say this whole night. to make a long story very, very short. And we can always listen to it all night. to make a long story short, they were not current five members in the beginning. We had open audition 2017. Only 2017, and then we had around 40 trainees. 40 trainees, wow. 25 males and 15 girls, like that. And they trained, and then we formed, without name of any group's name, that we choose five boys and four girls. And then out of five boys, Josh, Stel, Sejun was the originally selected. And then there are other two, and then due to the some reason, they were not continued. So we adding the Justin, and then lastly we add the Ken. That's how it worked. So sir, like personally, how did you view them individually? That's a I am really interested in that. Like, did you see some kind of aura in them? Like, or did, because they passed this kind of skill test or like singing ability like that? Like, what, which characteristic of each one of them did you really got captivated into? Something like that. You know, there are lots of idols in Korea. In a word, as a matter of fact, one day one idol group comes out in Korea. And it means 1 year, 365 groups in the market. Grabe, sobrang dami talaga, grabe. And let me ask again, how many do you know in every year? Maybe one or two or three, maximum five. Actually, I'm really guilty because nowadays I can't name a group, like a fourth generation group aside from girl groups. Like, I'm like, because the second generation era was when I got into K-pop. So nowadays, like, I can't really know their faces, but they're really good at dancing and singing, and yes, I appreciate that. Everybody who debut in the showbiz industry, they pass all those hardships, like what D19 did. Everyone, without those efforts, you cannot debut. It's more strict in Korea. So what I'm trying to say, when we make SB19, we didn't know. Actually, we can't know whether they will succeed or not. And then, of course, everybody knows it, that Robin, my friend, my partner, my boss, that he's the producer of the first album of SB19. He made a lot of effort. Wow. I'm more onto the business side. He's more onto the producer. Mm-hmm. So he give them the trainings, and then, you know, all the choreos, and they work it out together. I'm more into the how I can make them popular, since I have lived here a long time. And I try to connect with some networks like ABS-CBN or like Sony, Globe, and that's how I did. So luckily enough, all our effort paid off. But most important thing is not my effort, it's not Robin's effort. That's a boy's effort. They really did well. Actually, I did not expect that they will make it, but they did. I really appreciate all what they all did so far. And I believe that they will continue working as what they used to do.
So 18s, like Sir Charles said, sa tingin ko malaking part dito yung mutual trust sa company nila kung paano nabuo yung SB19, like how Tatay Robin, he is the producer of SB19. So silang dalawa ni Sir Charles, sila po yung nag work together din talaga along with many other producers and a staff of SB19. So sa tingin ko ito rin yung bunga ng siguro fate na din. Talagang yung process ng pagkakaroon ng boy groups and girl groups is such an inspiring way, 'di ba? Na parang how these people from different paths come together into have one vision. So yes. Ayan. So next question naman po tayo. So this is kind of personal and I'm just gonna follow the script. So who's your favorite SB19 member and why? Like, do you have someone who you stan in SB19 also? Baka lang naman, sir. Who make the script? actually, let's put it this way. It's not good that I have favorite one person among the group. So I will tell from my opinion that when I see those five boys, first, he's really devoted himself for the music. I think I can say that he is the most fascinated with the musicality. So I think that's why he's the leader. Wow. And then Josh, he's a really good dancer. So he's more onto the, before joined the SB19, he was the member of the Seon. Yes, the cover groups. Yeah. So I knew them, Seon, even before we started this training system. So there, he's really good at dancing. Mm. And Stel, also from the Seon. And then we trained a lot about the singing. Singing. And then he followed that up very, very well. So as he called, as everybody or himself called that, not heaven, heaven of heaven's voice. Heavenly voice. Yes. And Justin, you know, is the Bunso. Bunso, We have him because he's handsome. No, not on him. Ay, grabe po. But he is growing. Like, I've read comments. He's tall enough. He's not growing anymore. I mean, growing in his art. So, and then, you know, lastly, who joined the Ken? Really, really good dancer. I thought he's from America when I see him first time. And he's from Mindanao. Wow. Grabe. Anyway, he's really, really good dancer. I was surprised. And there's some that, you know. So each five individuals have their own attraction. Yes. They have their own charms. Yes. Charisma. Yes. So I like them all. Yee. Can you give a finger heart to them? You really want to know who's my favorite is? Message me in my Twitter. Yun po ang sagot, guys. Yun po ang sagot ni Sir Charles. So if the tweet, the person who messaged me in Twitter, if she's the Sejun's fan, then I will tell Sejun. Josh is I believe enough, right? Yes. Very smart. Yes, very smart. That's a smart move. I hope answers well for you. Yes, it's a good answer. Okay, so on to the next question. Like, we've been talking about SB19 all this time. Like, in one word, or okay, a few sentences. Like, how do you define SB19 in one word? You can say it in Tagalog or
Wow. I only know Tagalog bad words, so I cannot say that. Okay, so maybe other words, Korean or English as well. That would fit SB19 well. One word, if I define SB19, sensation. Oh, sensation. SB19 is sensation. That's what they were, that's why we make them, and then that's what I want them to be in the future in the long run. Okay. So 18s will make it happen. Yes, 18s will make it happen. No, I also have the Twitter account, and then I think some of them retweeted, and I saw there's a Billboard social ranking. Yes. That BTS was always number one. So I tweet that. Maybe we can try SB19 as number one. And then, you know, you never know. But you never know. Just putting it out there. We never knew SB19 is here right now. Yes. That's why in the future, you never know. And then, as you know that, their second album is coming now. So, you never know. So, abang-abang 18s, palakasan pa, di ba? Lakasan pa, power pa sa atin, power! So, yun. What is your view to us, 18s? Like, how do you view us as fans of SB19? Artists, they can't live without fans. They can't. The existence of artists is because of the fans. So, whoever produces a very, very nice music with a very, very handsome, tall, pogi, guapo, but if there are no fans, that's nothing. So, we really appreciate, and I really also personally very, very thankful to all the 18, including you, Katrina. Wow. Oh my God. So, ayan, 18. Kasi po, like, di ba may mga fans dyan na iniisip, baka si Sir Charles, you are a strict person. So, ayan. Yeah. Can you give a finger heart to 18s, please? Ayan na! I am old person, so I know like this. I'm not really, and my finger is very thick. It's a big heart, sir. Like big heart. Yes, yes. If you make big it closer heart, to the camera. Big heart is makto, di ba? Yes, makto. Ayan. So to wrap things up, Sir Charles, what is your message to 18? As we know that we still expect your big support and love. What you used to give it us. And as time goes by, please keep supporting and keep loving, even you're not really satisfied sometimes that what company support the boys, you know, there's always work. So there's sometimes we have a problems, try to fix it, but in terms of the company's harmony, we don't have any problems. So we're happy because everything we do because of 18. And then I hope SB19 have a very, very long run in showbiz industry in the Philippines. And then we can keep providing you the happinesses. That's what I'm expecting from 18. Sayan. Ayan. So we surely will continue supporting SB19. Ayan. So coming right up is our next mini segment. Ayan. Here's our next mini segment called Perfect Pitch. For sure, sa mga nanonood ng Aja Aja, alam na alam nyo tong segment na to. And just for the people who don't know how to play this segment, so the objective is to be able to say a certain word repeatedly by emphasizing the syllables of the word in every turn. So this will be a competition between you and Stel, sir. Like, how many words can you succeed sa mga ibibigay namin sa inyo?
Korean words? No, sir. Filipino words. Not fair. No, sir. You can do it. Fighting, fighting. Are you ready, Sir Charles? Yes, ma'am. Okay. So here we go. First word. Pinapangarap. Pinapangarap, 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 pinapangarap. Next word. Right? Yes. Namumulaklak. Namumulaklak, 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 namumulaklak. Wow! Next word. Kakaba, kaba, kaba? What? Say it again. Kakaba, baka, kaba? Kakaba, kaba. This word is really difficult, guys. Kakaba, kaba, kaba. What's this meaning? Kakaba, kaba, kaba. Yes. Does that make sense? Yes. Okay. So next, sir. Next. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. I know who gave this, that this word. Lagot, lagot na yung mga nagbigay. All the producers and directors. You will see me next week. Okay, I'll try. Tanso sa ta sa ta sa sa tanso. Tanso sa ta sa ta sa sa tanso. Tanso sa ta sa ta sa sa tanso. Tanso sa ta sa ta sa ta sanso. Tanso tanso sa ta sa ta sa sa tanso. Tanso sa ta sa ta sa sa tanso. Tanso sa ta sa ta sa sa tanso. Tanso, tanso. Last, palakang kabkab. Palakang kabkab, palakang kabkab, palakang kabkab, palakang kabkab, palakang kabkab. Okay, so umabot ba siya? Ilang words ang nagawa ni Sir Charles? Oh my God, no, actually, yes. I didn't get kakak. That's a difficult word. So Sir Charles had 4/5. Ayan. So ayan. Congratulations, Sir Charles, for getting 4/5. And at least nahasa ang pagiging Filipino ni Sir Charles sa mga words na ito. Ayan. So thank you so much, Sir Charles Kim, for joining us tonight, and also for ShowBT Entertainment for every opportunity you've given us, artists and content creators. So thank you so much, sir. Again, please do say something to those who have been supporting ShowBT Entertainment. As I said in the beginning, at the end, that artists cannot live without fans. So does the company. Since we going for the various directions in this upcoming 2021, without your support, our effort will in vain. Hope, you know, so far I've been really appreciated, and that I really wish for all the love and, you know, the support to the companies, and of course including SB19. Thank you very much, and stay safe and stay healthy and sleep early and don't go out. And work hard, study hard, and I love you. Yay! Thank you, sir. I love you. Okay. Right. Thank you, Paul. Thank you, Katrina. Thanks for having me again. And then you also stay safe. Yes. And then see you soon again. Stay safe, sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Paul. Ayan! So thank you once again to SB19 Stell and ShowBT Entertainment CEO Charles Kim for sharing how the idol systems work and also what's in store for the ShowBT Entertainment for the year
2021. So, syempre, sobrang excited tayo for all of that. And before we close, we still have our ongoing online contest where we will give awesome prizes to 3 lucky winners. So, ang gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe sa ating ShowBT Entertainment YouTube channel. Share this episode on your social media accounts with the hashtag SBTV Contest and hashtag SBTVPH. And just answer the question, what are your key takeaways from tonight's episode? So huwag nyo rin kakalimutan na mag-tag ng 2 friends para maka-join din sila sa ating ka-contest. And of course, on January 22, abangan nyo po natin yan sa ShowBT Entertainment social media platforms because 3 winners will be announced and have a chance to win prizes from BudgetBox PH. And also, please do subscribe to my YouTube channel at It's Cat Style where I post career-related contents for you Hallyu fans. And this has been SBTV Live. I am Katrina Noble and see you again next week para sa isa na namang masaya at exciting na kwentuhan. Annyeong! Bye-bye!